Hi, Mams! Welcome back to my channel. So, for today's vlog, mga Mams, iku-continue ko na yung paglilinis ko dun sa kitchen. So, ngayon, lilinisin ko na or i-organize ko na yung aming open shelf dun sa kitchen. But first, i-ayos ko muna itong mga towel namin na ginamit namin kanina. So, ngayon ko ayusin yung shelf na ito. But, kailangan ko kasing gamitin yung container na to. So, dinisin ko na rin muna tong TV console. And then, dusting na rin dito sa baba para magamit ko yon. Kasi kinuha yung cooler namin. So, kailangan ko na storage dun sa sink. So, alisin ko na lang yung ibang toys dyan. Ilagay ko dun sa lalagyan. Para maipatong na rin itong isang basket na cars ni Adam. So, ayan, Moms. Ito yung isang basket niyang toys. So, ayan. So, puro Hot Wheels yan, Moms. Yan, naipon na niya yan. 7 years na niyang naipon yan. Yung iba dyan is kay Kuya pa. So, yung iba dyan nandun sa kubo. And then yung mga nasirang iba dyan ay tinapon ko na. So ito na lang yung natira. So, dahil nga, Moms, kukunin ko na yung container dito. So, i-deep clean ko na din tong console namin. So, as you can see, mga Moms, yung console namin ay hindi naman ganun kaganda. Dahil luma na to. So, namana lang namin to. So, sayang naman, diba? Kaya, kinuha ko na din. And also, i-aalis ko tong carpet para ma-deep clean ko siya ng maayos. And, makikita nyo later kung gaano karaming dust dito sa ilalim ng carpet na ito. So nakita nyo nga, Moms, kung gano'ng karami yung dust na naipon dito sa ilalim ng carpet. But first, ay pupunasan ko muna ito ng basahan saka na ang multi-surface cleaner ko na Zonrox. And then vacuum din dun sa carpet or sa rug saka ko siya umuling ibabalik dito sa my TV console. So mga Moms, sa mga bago nga pala dito sa aking channel at sa mga napapadaan lang, so my name is Mommy Mean. I am a mom of 3 kids, stay at home mom, at ito yung mga video na lagi kong ina-upload dito sa aking channel about motherhood, lifestyle, mom's life motivation, and also cleaning motivation. So kung gusto mo ng mga gantong video at di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga bagong video. At every week ay nag-upload ako ng video at every Thursday at 2 PM. At sometimes nag-upload din ako ng bonus video every Sunday, same time pa din.
So ito na yung naging result ng pag-ayos ko dito sa mga toys ni Adam. So medyo bulky kasi yung ibang toys niya, kaya ganyan. Pero later is ayusin ko pa rin yung container na yun. And ito yung isang container na ilalagay ko dun sa under the sink. Pero hindi ko nasasama sa video yon. So let's continue cleaning mga moms. So idadust ko lang tong ibabaw ng console. Iayos ko na rin yung mga gamit. So everything na nandito naman ay ginagamit namin. So meron lang ibang naligaw. So gagamitin nga ko nga palang pandust dito is yung duster na nabili ko sa Shopee. Yan. So murang-mura lang ang 30 pesos lang and napaka-easy niyang gamitin na talaga namang nakakaalis siya ng dust. So mas pinadali niya yung paglilinis ko ngayon. So halos sa lahat ng paglilinis ko for this video ay gamit ko tong duster na ito. So natapos na nga ako maglinis dito sa may TV console, na organize ko na rin yung mga toys. So may papakita ako sa inyong DIY na ginawa ko. So hindi ko nga to nasama sa vlog mga moms. So yan siya moms. So meron akong mga boxes. Kung naalala niyo yung mga box na to, ito yung tinanggal ko last time na nag-cleaning ako dito sa kitchen. So ginawa ko siyang lalagyan ng plastic instead na bimili ko sa Shopee. Kasi maganda yung quality ng box. So ito yung plastic. Hihilahin mo lang siya dyan. And then ito naman, yung lalagyan ng eco bag, box din siya na DIY. So ito naman, for small plastic na kasing size nito, na ginagamit ko doon sa small trash bin na yon, ng food waste bin ko. And this one naman, mom, another box pa rin na lalagyan naman ng tali. So para madali siyang kunin at hindi na kukuha doon sa loob. So hindi ko nga na-videohan, mom, yung paggawa nito kasi once na naisip ko yung gagawin ko, hindi ako ready na i-video siya. Kaya minsan, hindi siya nasasama sa vlog. Yung mga ginagawa kong DIY, kapag nakita nyo, is tapos na. So next time, iisasama ko yung mga ginagawa ko pag DIY para updated kayo kung paano ko siya ginagawa. So talaga madalas is biglaan yung ginagawa kong mams. Itatry ko nang mag-ayos dito sa shelf. So let's see kung hanggang saan lang ang maabot ng video na to kasi malapit na rin malobat tong ginagamit kong cam. So mag-start lang muna ako dito sa taas. Yun kasi na-dust ko naman na yun. So pag naglinis ulit ako ng bahay, saka ko ulit i-ayos yun. So dito lang sa layer na to muna. And then tingnan natin kung kaya pa nang hanggang doon sa baba. So, i-organize ko to at maglalagay ako ng storage para sa mga stock namin kasi medyo napupuno din dun sa banyo kaya hindi na rin ako masyado naglalagay dun ng stock. So, if ever, then, like this, yan, kusasal lang siya nakapatong, yan. Then, magche-check din tayo kung kailangan ko nang bumili rin ng mga face mask kasi maglalagay ako dun sa face mask dun sa may console. Ito mom, extra diaper to. Kasi kung napapansin nyo, may diaper pa rin kaming binibili. Kasi nga, si Adam, nilalagyan ko siya ng diaper kahit hindi siya lagi umiihi. Kasi hindi pa niya kayang umiihi talaga sa gabi or hindi niya kayang gumising sa gabi para umiihi. So kaya, para sure kami, sinusuotan na lang namin siya ng diaper.
So, Mams, I think kailangan ko nang bumili ng face mask. Kasi ganito yung ginagamit namin face mask. Yung Korean, ano, yung Korean style na face mask. Si Daddy naman yung surgical face mask yung gusto niya. So, kami puro ganito. So, si Adam, isang surgical at isang Korean style yung pinapagamit ko sa kanya. So, ito yung gusto kong gawing lalagyan ng pang-stock namin. So, ialis ko na lang itong mga cleaning supplies ko dito. Lalagay ko sa under the sink. Kasi nga, ano na lang nilagay ko dyan. May X, may Downy pa. Tapos, ito yung nga pala yung pinangkulay ko, ma'am. So, hindi ganyang kulay yung nangyari kasi hindi ako nag-bleach. So ito, ma'am, hindi ko na ito inayos kasi ganyan na talaga yan. Dahil ito nga yung pang-DIY ko. Ito kay Daddy to. Pero may mga gamit din ako dyan. So ito naman is lalagyan ng mga mga electronic charger and charger ng relo, mga resibo. Tapos dito naman is yung mga pang-hygiene din, yung mga like yung mga gasa, yung pang ito yung mga ano ni Adam sa cool fever ni Adam, cool fever. So yan, mga band-aid dyan nakalagay. So kaya okay naman yan. So ito yung ginawa kong basket para sa mga extra. Yan. So dito na tayo. So ito, ma'am, pwede ko din itong gamitin lalagyan ng stock namin. So ayan, ma'am, naayos ko na siya. Gusto ko nga din sana ialis yung basahan dito. Pero wala pa kasi akong paglagyan. Kaya pag-iisipan ko pa kung saan ko siya ilalagay. Yan, so. Yan, dito medyo maluwag na. So bukas, yan, maglalaba ako siguro. Kung maaga kami dadating dahil may pasok si Adam. Yan, so magkukommute lang kami bukas. Wala tayong service. So, ito yung mga naalis ko, isang box. Ito gagamitin ko din to pang DIY. So, yan, isasama ko na yan sa vlog, moms. Gagamitin ko yan. So, yan yung mga inalis ko.
dito yan nakalagay sa basket. So ngayon yung basket na to is per stock. So maliit lang naman yung basket kasi hindi naman kami bumibili ng marami. Alam nyo naman, nagbabudget tayo. So yan. Okay, so ganyan lang. Wala namang masyadong na bago. Inayos ko lang siya. And nag-declutter lang ako ng konti. Thank you so much sa muling panonood. So kita-kits ulit tayo next week for another cleaning motivation. So maglilinis ulit tayo ng buong apartment. Bye-bye!